Good day everyone! Ikaw ba ay naka-receive na ng maling order sa may Lazada? Minsan kulang yung items at minsan pa nga damage yung items na na-receive mo. Well, huwag kang mag-alala dahil today ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-return or mag-refund dito sa may Lazada. Okay, let's start! Dito sa may Lazada, ipunta lang natin dito sa ating account. And dito makikita na natin under ng my orders yung to receive. Itap lang natin. And here, under no my orders nga, itap natin yung mismo delivered. Para dito, ma-explain ko din dito yung kailangan yung malaman bago tayo makapag-return or refund. Kapag nakaka-receive tayo ng items or ng order from Lazada, huwag nyo munang itatap dito yung order received. Kasi kapag natap nyo na yan, kinonfirm nyo na na-receive nyo na yung order nyo at hindi na kayo pwede makapag-request ng return or refund. Kaya kapag may nare-receive tayong order from Lazada or from Shopee, kailangan i-check muna natin yung mga items kung kompleto ba. At kapag nagbubukas nga tayo ng order, kailangan binibidyohan natin para meron tayong proof, okay? Dito sa may order list, i-select niyo yung items and under nun, makikita nyo na yung button ng return or refund. I-tap nyo lang yan. And don't worry dahil kapag natap na natin yan, pwede pa tayo mag-add ng items. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck! Dito mababasa natin chat with seller. Ibig sabihin nito, kailangan muna natin i-discuss yung concern natin sa ating order kay seller. Siyempre, importante na inform natin sila at makipag-coordinate tayo sa mismong seller. And pinapaalala din ni Lazada na meron silang warning. Kailangan kung makipag-transact tayo kay seller dito lang sa may loob ng Lazada app. Kapag nasa labas na tayo ng Lazada app, hindi na tayo matutulungan ng Lazada. And syempre, pwede pa tayong ma-scam. Tap got it? Okay, dito sa may under ng select a service, itap na natin tong araw ng return and refund. Habang loading pa, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yun sa may comment section or i-visit nyo yung aming Facebook page. Thank you! Dito, pwede kayo maglagay dito ng comment, dito sa may comment box. And ayan, mababasa nyo din dito na kailangan natin mag-add ng photo or ng video. Tinatry ko mag-send ng video kay seller pero hindi talaga ako makapag-send. Kaya photo na lang yun na ipadala ko kay seller. And dito rin siguro ang gagamitin ko na lang din is picture. Okay, after natin makapaglagay dito ng ating comment, ang gagawin na natin is itatap na natin tong upload photo or upload video. Ayan, tatry ko ulit kung kaya na ba ng upload video. Ayan, dito ako nahihirapan kahit kinakat ko mismo yung video. Ayaw talaga niyang maipadala. Ayan, chinecheck ko. Pero ayaw kahit tinrim ko na. So, ang gagawin nga natin talaga ngayon ay mag-send na lang tayo ng photo. Pero chinat ko naman na yung seller kanina. Pasensya na at hindi ko na naipakita sa inyo. Tap upload photo and pwede rin tayo mag-take pictures. Ewan ko kung malinaw sa may video pero etong dalawang lunchbox nito parehong may damage. And hindi lang yon kasi isa lang order ko nito tapos wala pa yung ibang order ko. So, missing items sinilagay ko dun sa may comment. Dito sa may return reason, select na natin, tap na natin yung please select. Piliin nyo lang yung reason nyo kung ano ba yung dahilan kung bakit hindi kayo satisfied sa order nyo. Tap na natin yung confirm. And katulad ng sabi ko sa inyo kanina, pwede kayo dito mag-select ulit ng items. Itap nyo lang tong add more items. Ngayon, i-select nyo lang ulit yung item na gusto nyo i-return or i-refund. Pero ako, ayan, medyo madami pa kasi mga hindi ko to na-receive. So, dalawang lunchbox lang yung na-receive ko at damage pa. Katulad ng ginawa natin kanina, isa-isahin nyo na lang, then mag-select kayo ng return reason nyo sa bawat item. At kapag tapos na kayo, pwede na natin i-tap yung submit. Mababasa nyo dito, successfully submitted. And
And mapupunta na yun dito sa ating return and cancellations history. Now, kapag tinap na natin dito yung return to seller, tayin lang natin mag-load. Mababasa natin dito na kailangan makapag-respond si seller sa ganitong date. Kapag hindi nakapag-respond si seller, automatically ma-approve yung ating request. Mano-notify din naman agad si seller. Tap natin itong check with seller. And here, ayan, mariredirect tayo dito sa my messages. And makikita natin kung meron mo sasabihin si seller or kung meron ka pang gustong sabihin kay seller. Ayan. Pero maghihintay na lang tayo na notification from Lazada kung ano yung magiging sagot nila or kung mapagbibigyan ba yung request natin. Makaka-receive din tayo na notification na yung order natin ay under review. Ngayon, kung hindi natin mahihintay or ma-check natin from time to time, okay lang yan dahil pwede naman natin i-check ulit yan kapag nag-online ulit tayo. Ayan mga kabomboms, naka-receive na ako ng message from Lazada. And i-check na natin ngayon yung aking Lazada wallet dito sa my Lazada. Tap lang natin yung message. Napakabilis, kahapon lang to. Ayan, mababasa nyo na agad. Na-refunded na yung aking order. Ayan. The payment has been refunded to your chosen or original payment channel. For card payments, please check your next billing cycle. Okay, wala nang patumpik-tumpik. Makikita nyo na agad dito sa aking available balance, 210.76. Ibig sabihan, na-refund na yung buong amount. Okay mga kabombombs, hanggang dito na lang ating video for today. Thank you for watching and stay blessed.